nasa baba doon sa pinakababa ron. Napaka slow nila. Dahan-dahan lang. Kasi sa pagmamadali, baka mamaya lalo kang mapadali. Nag-i-snow pa. May kalakasan ng snow. Mga kaibigan, something is holding up us again. We are now here in Colonel Rogers Pass. Yan, traffic. Malamang aksidente ito siguro. Tapos tayo nito. Wow! Haasal pa naman ang kadena. Ayan, mga kaibigan, wala tayo halos makitang buhit ng karsada rito. Wow! At puti. Lalo na pag may masalubong ka. Love ito. Ito guys, ang the real challenge. Nandito tayo ngayon sa Colonel Rogers Pass. Nakikita nyo naman, halos wala na tayong makikitang itim sa karsada. Puro, ano na lang, snow. Grabe. Rollover warning ahead. Wow! May rollover warning ahead pa. Palusong pa naman ito. Pagka ganito guys, keep your distances para... kung gusto mong mag sudden stop, eh meron kang braking distance. Yes! Huwag kang tututok. Kasi ang truck, lalo na kapag ka loaded ng mabigat, let's say 95 to 96,000 pounds, eh sigurado yan, mahirap magpreno yan. Matulad nun, may feeling niya siguro exentive siya sa accident, nasa kanya na yan. Tapos mamaya aagaw din lang siya sa linya doon, hindi na lang siya bumuntot kasi doon sa baba mayroon din namang mayroon din naman siyang kumbaga passing lane. Wala namang reason kasi para mag-overtake ka sa ganito eh. Aksidente lang ang makukuha natin. You know? Nag-i-snow pa. May kalakasan ng snow. Nakakatakot. Pero ano pa nga bang magagawa natin mga kaibigan? Trabaho natin itong ganito. Right, come ahead. Sa Colonel guys, sa Colonel Rogers Pass, malayo-layo pa tayo sa Delta. Bata nyo, nakikita nyo yung nasa baba doon, sa pinakababa ron. Napaka slow nila.
daan lang. Kasi sa pagmamadali, baka mamaya lalo kang mapadali. Huwag naman sana. Oh. Akos pati lahat. Kita nyo guys, usually ang karamihan na biyahe ngayon puro essential traveler na kagaya natin, mga truck driver. Winding road ahead. Winding road ahead. Ito yung real challenge kung tutusin sa panahon ng tag-isno. Ayan o. Yung tambak na gilid na yan guys, isno yan. Yung nagpa-plow, yung taga-kuskus ng snow para ano sa gilid, yan, napuno na niya yan. Dumarating pa yung pagkakataon dito guys na ang nangyayari may mga truck dyan na nakalinya, tapos mayroong bulldozer o bulldozer, agad galing niya yan at sasakay sa mga truck. Ayan. So far, hindi pa tayo nakapagkadena ngayong taon na to. Pero malamang yan, abutin din ako ng pagkakadena. Imposible yan kasi ito ang tinatahak natin, unless lang kung mapagawi tayo ng US, kung papayagan tayo nila. Kasi alam nyo naman, siyempre sila ang planner. Hindi naman natin basta-basta sabihin natin kung tayo US kung wala ka namang load papuntang US. Trabaho ng truck driver kapag ka winter, lalo sa bundok, di talagang kailangan mo talagang magdahan-dahan guys. Dahil kung hindi, ay nako po. Natakbo lang ako ng ayan, 30 manual gear 8. Meron din sumusunod sa akin. He is patiently na inaantay ako. Ganon din yung nasa unahan ko. Siyempre yung sinusundan niya, patient din siya na naghihintay. Mahirap pa naman dyan sa ito, no, nakikita niyo yung parang may brown dyan na ano, yan yung natuturog na ano, na asin siguro yan, kaya nagkakakulay brown yan. Bukol-bukol yan guys, kung nararamdaman nyo itong truck natin, may kakaibang tunog na lumalagabog, nadaan-daan. Guys, mahirap. Pero siyempre, sabi nga nila, wala namang madaling trabaho. Lahat naman talaga may kakibat na hirap. Pero siyempre, dahan-dahan lang. Sa ganitong sitwasyon, hindi pwedeng madaliin. Lapit na tayo doon sa Revel Stock kung saan yung magbe-brake check muna tayo doon sa may Ilisili White. Check natin ang mga gulong, linisin natin ang mga ilaw natin sa trailer kasi yun lang ang tanging communication natin sa mga ibang driver, yung mga ilaw natin.
guys. Yung mga iba nakapagsuot na nga lang kadena eh. Naglagay sila ng kadena kasi sa sitwasyon na to, madulas yan. Palusong to eh. Tindi ng snow on dito guys. Kumbaga ang biyaheng ito eh, ang isang pa ay nasa hukay na. Huwag naman sana. Ayan. Halos makita yung mga salubong mo, tutusin eh. Ito, nagkakabit yata sila ng kadena. Oh, hindi. Nag-check lang ng mga tires nila, gulong. Mayroon pa dito mga kaibigan, no? Kapag winter, ang gulong natin, ang hirap painitin. Kailangan ng gulong natin nasa tamang ano, warm up. Sabi nga nila or base sa ating na pag-aralan, ang gulong natin eh ang bilis mag-deplate sa winter kasi malamig nga. Kaya madalas dapat nating kine-check ang tire pressure natin. Lalo sa mga kasamaan natin o kagaya nating mga owner operator sa ating mga truck, kapag tayo ay nag-check ng mga gulong natin madalas, yung tire pressure ng mga gulong natin, makakasave tayo ng fuel. Kasi syempre kapag malambot ang gulong natin, ang mangyayari doon, yung drag ba, yung hila ng truck natin, parang mas ano siya, mas mabigat kapag ka flat tire or malambot ang gulong or hindi tama ang tire pressure niya. Ngayon, sana mula dito hanggang doon sa patutungan natin, meron pagbabago ang sistema ng karsada. Meron pa tayong mga 7 o 8 oras guys base sa ating GPS. Yan, 612. Sabihin mo na lang na ano, 8 oras pa may ganyan kasi ang takbuhan natin, hindi tayo makakatakbo ng 100 bawat oras. Pag sa 1 hour hindi mo kakayanin lang 100 km per oras kung ganito ang sitwasyon. Mahirap. Ayan. Ayan mga kaibigan, approaching brake check Ilisili wide. Yes! Ayan, mag-brake check tayo rito tapos lulusungin natin yung matinding pababa dyan. Make sure natin nalinisin natin yung ating ano, mga ilaw sa likod kasi yun lang talaga ang tanging communication sa ating mga kapwa nagda-drive, lalo na kapag nag-i-snow at zero visibility or you have a poor visibility, hindi kanila makita. So parang ikaw din, kung ikaw ay gusto mong makita sila, yan din ang gagawin nila. At kung gusto mong ikaw ay makita nila para hindi kanila mabangga, abay, yun din ang gagawin natin.
niyan, yung may meron ding isang drivers diyan. Maraming nagbre-break check ah. Wala yata tayong pipis doon ah. In 100 meters, turn right on Trans-Canada Highway, Highway 1. Yep. Ito may anuan to, kalaki yan to, baka mamaya masagi pa natin. And okay, okay. Hindi naman. Malinis naman ating windshield. Yan guys, isa rin sa ating titignan yan, yung ating windshield ah. Kasi baka mamaya yung windshield natin na yan eh, yung daming snow, kailangan malinis yan. Of course, ang gagawin ko, i-perform ako ng 6-pack brake application. Bababa lang ako, titik ko sa likod. Siyempre, yung ating temperature doon, make sure yung temperature natin sa taas is accurate. Mahirap na, baka mamaya hindi accurate. Tama-tama lang. 1.7 ang seat point at ang box natin is 1.6. Yan, ang load na to guys, pupunta sa Korea. Kasi guys, itong ilaw natin ito, ito lang yung tanging communication natin sa mga kapwa nating driver. Kung gusto natin silang makita, ganito ang gagawin nila. Kung gusto kanilang makita, lalo na kapag nag-snow or sa gabi, ganito ang gagawin mo. Lilinisin mo yan. Kasi that's the only communication you have left to the other driver. Yan. Ay, lapit na maubos. Papakarga ako mamaya sa ano. Kasi kamos, yung malinis naman yung sa ilalim natin. Walang problema. Ng dala-dala oh. Ito yung mga box. Yun. Oh. Yeah. Oops. Yeah. Ayun mga kaibigan. At ayun nga, sana kahit papano nakapulot ulit guys sa aking video vlog ngayon sa ating content. Kahit papano yung ating content mga kaibigan is entertainment, at the same time is makapulot kayo ng kahit ka paanong idea regarding sa pagdadrive, no? Lalo na kapag ka winter, basta ganun lamang ang ating gagawin, lalo na kapag ka madulas, dahan-dahan lang tayo, huwag nating mamadaliin kasi mahirap, kasi ang
ating linalakbay na karsada is madulas. Ayan naman mga kaibigan, no? Nagpapasalamat muli ako sa inyo sa walang sawa ninyong pagsuporta sa mga video vlog ko. At sana patuloy nyo po akong suportahan upang sa ganun po ay patuloy din po akong gumawa ng video. Kasi kung wala na kayo, hindi na ako papanoorin, wala na pong point upang sa ganun gumawa pa ako ng video. Ayan po. At maraming salamat mga kaibigan sa inyong walang sawang pagsuporta sa mga video vlog nila kayo. Peace up! Bye! Lakay Pinoy Tracker.